Okay, mga ka-RSP, ngayon pong Miyerkules, meaning it's Wednesday Pets Day. Kakaibang pet na naman po ang ihahatid ng RSP Barkada sa inyo. Na mapapansin nyo po, itong mga pets natin dito sa na feature ay medyo kakaiba po tayo. So ngayon, ang i-feature po natin ay hindi lang basta pet, ano? Ito po yung insectong pet, no? Kasama po natin ngayon, mga ka-RSP, si Arnie De Solok at John Peter Raguro, Rise and Shine po. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Rise and Shine. Maaari niyo po bang ipakilala sa amin itong mga pets ninyo? Okay. Tawag po dito sa mga insekto natin na ito is praying mantis. So makikita siya all over the world. Marami pong makikita na ganito, lalo na sa Asia. Kasi puro gumba tayo, tas tropical species sila. Yeah. There you go. Ayan. Madali naman siyang alagaan. Low maintenance siya. Pwede siya indoor alagaan. Marami po ba sa Pilipinas nito? Actually, meron pa po mga undescribed species dito sa Pilipinas na undocumented pa. So kami, yung ginagawa namin, kino-collect namin at pinag-aaralan, yes. Scientific study, pinipreserve namin. Yes. Okay, mga ka-RSP, no, para mas makilala po pa natin itong world's fiercest predator. At kinakain nila yung kahit anong gumagalaw. Panoorin po natin ito. Maliliit, makukulit, at kinatatakutan dahil sa kanilang itsura. Pero dati yun, dahil ang mga mantis ngayon, hindi lang paboritong alaga ng mga hobbyist kung hindi pati ng mga chikiting. Makikulit sa kakaibang alaga sa Wednesday Pets Day. Para sa kaalaman ng ating mga ka-RSP, sir, ano po ba yung talagang kinakain ng mga praying mantis? Okay. So, pwede natin silang tawagin na natural pesticide. Dahil, for example... Natural pesticide. Yes, kasi halimbawa, meron kang mga prutas or mga gulay sa hardin mo, pwede mo silang ilagay, tapos kakainin nila yung mga... Pest. Like, for example, ibig sabihin nakakatulong sila sa kalikasan? Beneficial, yes, sila. Beneficial insects po sila. Ito mga ka-RSP, usually napapanood po natin to sa mga video, no? Ito yung nakakatakot na ginagawa ng mga praying mantis, yung kapag ang babaeng praying mantis nakipag-mate sa lalaking praying mantis, pagkatapos nilang mag-mate, pinapatay nila yung partner nila at kinakain yung pinuputulan ng ulo. Yeah. Ano pong paliwanag doon, sir? Paliwanag naman doon, sir, kasi yung praying mantis is opportunistic sila. So wild, hindi readily available yung pagkain. So pag may male na mag-mate sa kanya, since protein din naman yon, at hindi readily available yung pagkain niya, kakainin niya. Adaptable naman yung male sa ganung setup, at kaya niya parang i-copulate yung male kahit decapitated na siya. So okay, nagapag-adapt na sila sa ganung ano. Pero sa captivity, pwede mo namang i-control yon na gagawin mo, bubusugin mo muna yung male. Okay, pag busog na sila, hindi nila papatayin yung male partner nila. Yes, parang naging goal na lang nila is mag-mate, tapos pagtapos mag-mate, busog na siya. Ayaw na agad sila. parang tao rin, no? Okay, ano naman po ang kulungan nila? Gano'n po kalaki ang dapat na lagayan nila? Ito, ganito po ang basic na lalagyan ng praying mantis. Importante lang, meron siyang gripping surface dito sa lid. Tapos, may vents yun. Tapos kung gusto mo na medyo ano, pwede kayo mag-decorate, lagay mo yung ito yung kanilang mismong kulungan. Maliit lang ano? Maliit lang, yes. Kailangan yan. Hindi nila kailangan ng malaking enclosure kasi sa wild, naka-steady lang sila sa isang twig, naghihintay lang ng prey. So hindi sila ano, ganong kalikot na. Well, alam naman natin yung mga insects, maikli lang ang buhay. Gano'n mo sila katagal pwedeng alagaan yung kanilang lifespan? Depende sa species, may umaabot ng several months to up to a year. Ganun. Depende rin. So pag na-attach ako dito, 3 months na yun po, 7 months na. Bawal pong ma-attach sa praying mantis. Pero pwede mo naman silang i-preserve, sir, kung gusto mong i-admire yung beauty nila. Meron po tayong sample. I-preserve mo sila, pwede mo silang i-display. Ganun. Ang laki po nito. Tingnan mo, pwede bang i-zoom ito? Ayan, no? Ang laki, oh. Ayan, yun ang kuha ka na. Nakanggat po ba sila? Yes, pwede kayong kagat yun. Kapag syempre, parang tao, pag inasar mo, pero ang main defense mechanism nila is yung camouflage. Yes. Okay. Yun ang pinaka ano nila. Iba-iba yung itsura. Ito po ba yung mantis din? Yes, sir. Yes. Yan po yung tinatawag na bark mantis. Bark mantis ito. Nagmimimik siya ng bark.
Ah, okay. Nag-iitsura siyang puno. Oo, yun ang pinakaano niya. Pag nakakapit siya sa bark, halos hindi mo na siya makita. Sa sobrang ganili na magkamablage. Ano ba yung ibang uri? Kasi meron ako nakikita, maliit din eh. Ito naman yung jeweled flower mantis. Mm-hmm. Ang liit lang nyo. Oo, yan na yung adult female. Okay. Ito naman yung juvenile. Oh, mas maliit pa. At meron pang mas maliit. Ito mas yung... Mas maliit. Ito pa yung nymph. Ito, mga ka-RSP, tingnan nyo, parang langgam lang. Hindi na po ata nila makita. Oo, oh, kaya pa ba makikita. So, ito yung... Parang langgam, oh. Exciting part sa hobby. Maliit lang siya, tapos mapapalaki mo siya ng ganun. So, rewarding talaga yon. Ah, okay. So, ito ba'y kailangan din erhistro? Eh, 7 buwan mo lang naman makakasama. Oo nga, sir. Tsaka kasi, as far as I'm concerned, sir, hindi naman sila listed sa CITES ba? Endangered ba? Mm-hmm. So, kaya kami, ginagawa namin, dun sa group namin, pag yung mga member, may nadi-discover na new species, in-advise namin na picturean nyo, ano, kasi hindi natin alam, yes. Baka undescribed pa yon. Okay. Ano naman po yung maipapayo nyo sa ating mga ka-RSP, baka sakaling interesado na mag-alaga din ng mga praying mantis? Ayun, JP. Alright, so ang ma-advise ko lang po sa ating mga gustong mag-alaga ng praying mantis is karamihan po sa mantis na to is makikita lang sa ating mga bakuran or sa park. Kumuha kayo siguro ng kaya nyo lang alagaan tapos ibalik nyo rin if nanganak para hindi rin maubos. At kung bibili, doon na po tayo sa reputable breeder. Yes. Okay, marami kami natutunan ngayong umagang ito patungkol sa uri ng insect na ito, no? Praying mantis. Muli nakasama po natin sina mantis breeder, Mr. Arnie DeSolok at owner Mr. John Peter Raguro. Maraming salamat po sa inyo sa pagbabahagi ng kaalaman at information patungkol dito sa mga pets na ito. Stay safe po.